Pang nakakalimutan natin yung sense of history natin mga Pilipino. Kumbaga, Kado, mabilis so tayo makalimot, lalo na sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa impluensya ng mga Kano sa ating mga Pinoy. Eh, paano naman, in fairness, ang pinakamalaki nating OFWs ay nasa Estados Unidos. In fairness lang naman. Balancing ko ng kaunti. We have, I think, about 4 million families, Filipino families, of Filipino descent in the United States. At nagpapadala yan ng 38 billion as of 2022, ha? 2023, every year, nagpapadala yan na about 38 billion dollars, ha? Sa ating ekonomiya. So, yung presensya ng mga Filipino-Americans sa realidad ng Filipino economy, Filipino life, ay para sa akin ay isa rin kagitingan. No? Na hindi nila pinagkakait sa kanilang mga kamag-anak dito sa atin, sa ating bansa, ang grasya na natatanggap nila mula sa pagtira at pagtrabaho sa Estados Unidos. Pero kung ikukumpara mo, ang talaga na itutulong ng Estados Unidos sa ating ekonomiya, besides being the second largest trade partner of the Philippines, no? In terms of actual grants, actual assistance, loans, wala halos na itutulong ang Estados Unidos, ang gobyerno ng Estados Unidos sa ating bansa.